Hello guys, welcome back po muli sa aking channel. Ang ngayong araw po ay share ko po sa inyo ay tungkol po dito sa diagram ng ating rapid backfire. May isa po tayong subscribers na nag-request po ng kanyang diagram tungkol dito sa rapid backfire, dahil po ay plano niya daw pong mag-install nito sa papalapit na Pasko at sa bagong taon. I-install niya po sa kanyang motor. Nag-request po siya ng diagram kung paano daw po ang kanyang diagram. Dito po sa drenowing ko na diagram, meron po tayong battery, 4-pin relay, SPST relay, interrupter relay, switch yan. Ito po, meron po ako dito interrupter relay. Yan. Dito po sa interrupter relay na ito, may dalawang yellow po ito. Yan. Tapos may black, ito yung kanyang negative. Tapos yung red, ito yung kanyang positive. Yan po. Yan. Yan po, at ipapaliwanag ko po sa inyo yung tungkol dito sa ating diagram. At i-wiring po natin siya sa kanyang diagram. Yan po. At uunahin po natin yung kanyang yun sa 4-pin relay. Yan. Ito pong number 30 na ito ay ilalagay natin sa ating ground. Yan. Ito ay ilalagay sa ating ground. Pwede sa batik ground or sa negative wire ng inyong mga motor. Yan. Kahit saan po dyan, pwede sa batik ground or sa negative ng wire ng inyong mga motor. Yan po. Tapos po itong 86 at saka 85, ito yung trigger coil ng ating relay. Yan po. Ito po yung trigger coil ng ating relay. Yan. Ito pong dalawang yellow, itong dalawang yellow sa ating interrupter relay na ito, dito natin ilalagay sa 86 at saka 85. Yan po. Yung 86 at saka 85. Yan. Yan, pagpasensya nyo na po yung aking drawing at medyo liko-liko. Yan po. Yung dalawang yellow yan, nilagay natin sa 86 at saka 85. It siya yung magiging trigger natin. Yan. Sila yung magiging trigger natin. Yan. At susunod naman po ay itong ating 87. Yan po. Itong 87 sa ating relay, yan. Ito po ay ilalagay natin sa ating pulser. Sa pulser, sa ating mga pulser ng ating mga motor. Yan, ano-ano nga ba yung mga kulay ng pulser sa ating mga motor? Yan, sa Honda, ang pulser ng Honda blue with yellow. Yan, minsan blue with white yung kulay ng pulser niyan. Kapag sa Yamaha, ang kulay ng pulser nila white with red. Yan. Kapag Suzuki, green with white. Kapag Kawasaki naman, blue with yellow or minsan white with red. Yan po ang mga pulser sa ating mga motor. Yan po. At i-connection ko po muna, tapos pagkatapos mong connection, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano siya mag-operate. Yan po. Yan po, dalawang yellow, nilagay natin sa 86 at 85, yung 30 sa ground, yung 87 sa ating pulser. Yan po. Dito naman po tayo sa ating on-off switch. Yan. Sa ating on-off switch, may dalawang wire yan or dalawang paa. Yan po. Yung isang paa, ilalagay natin dito sa ating red ng ating interrupter relay. Ito yung kanyang positive. Yan. Ito yung kanyang positive. Ilalagay natin dito sa ating switch, sa on-off switch na yung kanyang isang wire sa red ng ating interrupter relay. Yan po. Tapos ito naman pong isang paa niya,
ilalagay natin ito sa ating positive supply. Yan. Ito po sa ating positive supply. Yan. Dahil itong gagawin natin ay pansamantala lamang, itong iwawiring nyo sa inyong mga motor, pansamantala lamang, ito ay hindi daily use kasi ito po ay bawal sa ating mga LTO at highway patrol. Ito po ay mainit sa mata kapag meron kang ganito sa iyong motor, iyong rapid backfire. Ito lamang ay ginagamit sa ating mga motor show, or ito nga po ay papalapit sa Pasko at bagong taon. Yan po, pansamantala lamang po. Ito pong isang panya ay dadirect na lang natin sa ating positive ng battery para hindi na natin ilagay sa ating wire ng ating motor. Depende na lang po sa inyo kung gusto nyong ilagay ito sa ating accessories wire. Yan. Kayo na pong bahala kung gusto nyong ilagay itong isang paan ng ating switch ay yung accessories wire, or pwede naman sa positive ng battery. Yan po. Ang accessories wire ng ating mga motor, kapag sa Honda, kulay black yung accessories wire nila. Kapag Yamaha, light brown. Kapag Suzuki, kulay orange. Tapos kapag Kawasaki, brown yung kanilang accessories wire. Yan po, yung mga accessories wire ng ating mga motor. Yan po, yung isang paa ng switch, nilagay natin sa red ng interruptor relay, dito sa kulay red. Yan. Tapos yung isang paa, nilagay natin sa supply ng positive. Yan. Sa positive ng battery or sa accessories wire ng inyong mga motor. Tapos itong kulay black sa ating interruptor relay, ito nga pong kulay black na ito, ito po ay ilalagay natin sa ating negative. Kasi ito, negative. Yan. Ito ay positive. Yan. Ito po ay ilalagay natin sa ating negative. Yan. Isasama na natin siya dito sa number 30 natin. Dahil nakalagay naman sa negative yan, pagsasamahin na natin sila para isang wiring. Yan po. Para isang wiring lang po. Ilalagay natin sa negative or sa body ground ng inyong mga motor. Yun lamang po ang kanyang connection kapag mag-install tayo ng rapid backfire. Yan. At paano nga ba ito mag-operate? Yan. Kaya natin nilagay itong 30 sa ground para ang lalabas sa 87 ay negative rin. Dahil yung ating pulsar, kapag napasukan ng negative yung ating pulsar, mamamatay ang ating mga motor. Yan. Mamamatay ang ating motor. Pinasok mo dito yung ground sa 30, ito yung ating common. Ito yung kanyang output. Yan. Pag pumasok yung ground dyan at nag-trigger yung 86 at saka 85, lalabas na yung supply sa ating 87. Yan po, sa pulsar. Kaya masusupplyan ng ground yung ating pulsar. Yan, mamamatay ang ating motor. Ayan po yung kanyang diagram sa rapid backfire. Ito pong rapid backfire na ito ay applicable po sa ating mga primary type na motor at battery operated na mga motor. At hindi ko lang alam kung pwede po ito sa ating mga FI na mga motor. Yan po. Dahil ito po ay kadalasang ginagamit sa mga motor show po. Yan. Ang mangyayari po sa ating motor, kaya po nagbabackfire yung ating motor dahil yung supply dito sa ating 30, pag nag-trigger yung 85-86, yan, lalabas sa ating pulsar, yan. Dahil yung interruptor relay natin ay paputol-putol po yung kanyang connection, yan. Paputol-putol po yung connection ng interruptor relay, yan po. Hindi ko po maipapakita sa inyo kung paano siya itong gagana, itong interruptor relay, dahil ko lang po yung kanyang diagram, yan po. Paputol-putol yung supply dito sa ating pulsar, yan, patay-sindi yung kanyang kuryente, kaya po, nagbabackfire yung ating motor, yan po. Puputol-putol yung supply ng kanyang kuryente, kaya yung sunog sa ating makina, yan, paputol-putol po, yan. Kaya po, nagbabackfire yung ating tambutso, yan po.
mas maganda po itong gagamitin pag ito ay yung inyong motor, yung tambucho ay naka open pipe po na tambucho, yung sa inyong mga motor, yan po. Mas maganda po ang kalalabasan kapag open pipe yung inyong tambucho, yan. Kapag nilagay nyo ito ay medyo taasan nyo lamang ang minor ng inyong mga motor, yan. At sana po ay naunawaan nyo itong aking paliwanag tungkol dito sa ating rapid backfire. Yan po. Ulitin ko po yung 30 sa negative, 86 at saka 85 papunta dito sa ating sa interrupter relay sa dalawang yellow. Yan. Dalawang yellow. Tapos yung isang wire ng ating interrupter relay, yung black, nilagay natin din sa ating number 30, sinama na natin kasi negative yung supply ng black. Tapos yung red, yan, nilagay natin sa ating on-off switch, yan po. Kaya natin nilagyan natin ng on-off switch para mapatay din natin kung gusto natin gamitin yung rapid backfire, i-on lang natin yung ating switch, yan po. Kaya na pong bahala kung ilalagay nyo itong supply ng on-off switch sa inyong accessories wire or sa positive ng inyong mga motor. Yan po. Yan lamang po at sana po ay nawanawaan nyo po at shout out sa inyo sir sa nag-request nitong diagram. Yan lamang po at kung nagustuhan mo itong aking video, huwag mo kalimutang i-like at i-share mo na rin at huwag mo rin kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa aking mga panibagong video na kagaya nito. At yun po, paalala ko po ulit, ito po ang rapid backfire na ito ay hindi po pang daily use. Yun lamang po at maraming salamat at advance Merry Christmas and Happy New Year po sa ating manonood. At yun lamang po and God bless.